Nagsalita na at nagbigay ng reaksyon ang dating actress at DJ na si Kat Alano sa pagkakakulong kay It's Showtime host Vong Davaro nitong nakaraang araw. Sa mga hindi pa nakakaalam, sinampahan ng panibagong kaso ni Dennis Cornejo si Vong Davaro na naging dahilan nito sa pagsuko sa kawani ng NBI. Kung ating babalikan, si Kat Alano ang nag-akusa kay Vong Davaro na ginawan siya ng hindi maganda. Kung maalala, trending noon ang kwento ng ginawa sa kanya ng isang pangalang rhymes with wrong na tinutukoy nito si Vong Davaro. Sa latest post ni Kat Alano ngayon sa kanyang social media account kung saan nagbigay siya ng reaksyon sa pagkakakulong kay Vong Davaro. Anya, I can finally feel peace today. God is good all the time. Justice finally after 17 years. Bagamat walang nabanggit si Kat Alano ng pangalan, obvious naman kung sino ang kanyang pinariringan at pinapatamaan nito. Marami naman ngayon sa mga supporters ni Vong Davaro ang nagulat at nagtataka. Dahil kung may ginawa si Vong sa kanya noon, bakit hindi umano nagsampa ng reklamo noon si Kat Alano? Paliwanag naman ni Kat Alano, may katagalan na rin umano ang nangyari nung nangyari ang insidente nung nag-confess siya, kaya wala na siyang ebidensya. Sa ngayon, si Kat Alano ay isang masugid na advocate sa mga kababaihan na inaabuso. See, in 2005, when I was 19 years old, I was raped. I was drugged and raped by a Filipino celebrity who is still on TV today. They asked me, why didn't I come out sooner? Knowing that this man was a rapist and could possibly do more harm. Hindi na rin siya may tuturing na celebrity dahil taong 2011 pa nang tumigil siyang mag-artista at mag-host. Ayon naman sa ibang mga netizens, ang insidente kay Vong Davaro ang nagpabagsak kay Kat Alano dahil dumaan ito sa depresyon. Samantala, si Vong Davaro ay kasalukuyan pa rin nasa custody ng NBI TAF at naghihintay na ng court hearing. Kinwestiyon din ngayon sa team ni Vong Davaro ang legality ng warrant na inisyo laban sa kanya. Tulad noong 2014, mariing itinatanggi pa rin ito ni Vong Davaro ang mga akusasyon laban sa kanya. Siyempre, malungkot, mabigat ang loob. Pero nandito kami para patunayan sa mga tao na ako'y biktima rito at hinaharap namin kung ano yung dapat harapin. Anong reaksyon niyo dito? Totoo kaya ang paratang na ito kay Vong Davaro? Para updated sa mga showbiz happenings, mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell. Maraming salamat!